Ano, paano po kayo nabuo? Nabuo? Apo. Ay, nabuo kami sa aming paniniwala. Yung karanasan namin sa bawat isa. Kasi may kanya-kanyang karanasan eh. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin natin na sa pamagitan na magkakasama kami kasi iba-iba yung tawag eh. Iba-ibang lugar kami. Di ba? Kundi kung paano, yung pag-unawa ang yung makakabuo sa kanya, paniniwala. Kung ano yung naiintindihan mo kay Apo. Yun ang pagbuo dito, yung pagkakaintindi kay Apo. Kasi sabihin man natin, nagpupunta tayo rito, halimbawa, ewan kung wala ka namang alam para kay Apo. Paano naman mabubuo yung paniniwala kung wala kang pagkakilala kay Apo? So yung pangunawa, ang siyang bumubuo kay Apo. Ika nga sabi ni Dr. Rosersal, ang sabi niya, ang nagtutulak sa kahoy ay ang dagta ng punong kahoy ay siyang nagtutulak sa kahoy upang makita niya ang sikat ng liwanag ng araw. Yun ang sinabi. So yun ang doon na buo yung paniniwala niya. Kaya nakalapit kami kay Apo. Nakilala namin si Apo. Kasi kahit na anong sabihin namin, kung hindi niyo nakikilala si Apo, useless din naman na kami ang magsasalita at yung paniniwala ninyo, hihikayatin lamang namin kayo. Hindi katulad na kayo mismo, nagsariling research doon sa kanyang mga sinabi. Kasi dito, siya ang dakilang guro. Ang bawat salita ni Apo ay sinusubaybayan namin at hinahanap namin ang dokumento na magpapatunoy doon sa sinabi. Kasi siya isang dakilang guro, nasa atin yung assignment. Tayo ang maghahanap ng kasagutan na yon para mabuo at tumatag ang iyong paniniwala para kay Apo. Yun, doon kami nakapokus sa ganung salita. Kaya mahalaga sa amin ang salita ni Apo. Yun ang nagiging guide namin lahat. At sa kanyang mga sinulat. Sige, meron pa ba kayo yung sasabihin? No, baka kayo nahihiya lang. Ako nga, nahihiya sa inyo. Hindi naman ako ang chairman kasi. Nahihiya ako sa inyo eh. Ang akin lang ay hindi namin pwede kayong pabayaan. Dahil nandito kayo. Kumastos kayo ng kumastos kayo. Kung tatawagin naman natin siya, hindi naman makakarating sa ora mismo na nandito kayo. Siyempre, mag-aaksaya pa ng araw yun bago makarating dito at hindi natin alam kung ano. Kaya bilang bisita namin kayo, ay pinaunlakan namin kayo doon sa kaunting ano. Ito'y kaunting kaalaman lang namin para kay Apo. Doon lang kami. Sige, magtanong kayo. Huwag kayo mahihiya. Ano ba yung tatanungin niyo? Tanong po kayo. Basta kaya lang namin sagutin. Sige. Yung paniniwala niyo po ba kay Rizal magmula pa nung pinanganak kayo o habang tumatanda po kayo sa kanyo? Ah, yung gano'n. Yung paniniwala kung saan nagsimula. Mula sa pagkabata. Ako dati akong Katoliko. Nanay ko, Iglesia. So, kami lahat ito. Ah, gano'n lang pinagsimula namin. Lahat kami. 1947 kasi, nang dumating dito si Apo sa Aran, sa Bakura ng Aran. Ngayon, dahil ako, isa rin akong estudyante noon na hindi ko na dapat patuloy yung pag-aaral ko. Ito ay parang personal na lang na usapan. Kasi nagtanong kayo kung saan kami nagsimula sa aming paniniwala para kay Dr. Rosersal. Ang tatay ko kasi Katoliko, Bicolano ako. Katoliko, ang nanay ko Iglesia na Kristiya. Palipat-lipat ang nanay ko kasi hindi siya nakukontento sa paniniwala. Kasi parang may hinahanap siya na talagang hindi siya satisfied sa kanyang paniniwala. So merong siyang nasumpungan na yung kumari niya sa Fyodor and Albay. Doon nagsimula
na idiniscuss sa kanya yung tungkol dito kay Dr. Rosales. Tamang Dr. Rosales. Kaya lahat ng paniniwala namin nung una, binitiwa namin. Kasi yun din naman ang naisulat ng amang Dr. Rosersal sa kanyang mga aklat ng pagkakasabi, kung hindi nyo tatalikuran ang paniniwalang yan, ay ilalagay ko sa inyong harapan ang bangin na inyong kahulugan. Yan ang tinatawag na sinkhole. Nakikita natin yung sinkhole na yun nangyayari. Marami nang nagaganap sa sinabi niya. Yung sinkhole na yan, yan ang bangin na ating kahulugan. Pag tayo ay hindi nagbago ng paniniwala, hindi sa kayo ay tinatapot namin. Yun ay isang bahagi ng kanyang mga sinulat. Kasi Diyos na nagsalita eh. Wala na tayong irereklamo dun eh. Kasi siya ang Diyos eh. Kaya yun lang ang panuntunan natin. Doon, nagsimula ang aming paniniwala. Doon sa nanay ko hanggang sa hinanap ko, meron pa akong isang bagay na natuklasan, na karagdagan doon sa pagkilala kay Apo. Kasi yun ang sinasabi ko sa inyo, yung pagkakaunawa, yun ang nagdi-develop ng iyong pananampalataya. Dahil yan ang biyaya ng Diyos sa iyo, yung pag-unawa. Parang napapatotohan po ninyo na yes, totoo yan. At sa buhay din naman naming pamilya, nagkaroon ng mga ebidensya sa amin na nagbago ang landas ng buhay namin. At nakita namin yung kaligtasan na yun. Kasi ito individual na nausapan, ano? Kasi hindi naman pwede tayo magpakilala ng ating sarili. Kung bagkos, nagtatanong lang kayo tungkol ko sa pinagmulan. Ako, 5 beses na ako inatake sa puso. Nabuhay pa ako. Di ba, 3 beses lang, mamamatay ka na. Yung unang atake, sinabi ng doktor sa akin, dyan sa St. Vincent sa Marikina. Sabi niya, umiiling-iling siya. Tinitingnan ko siya, umiiling-iling. Sabi ko, bakit, Doc? Nagdadasal ka ba? Bakit niya naitanong sa akin yun? Wala naman ako sinasabi sa kanya. I-ambulansya, didala ako, i-ambulansya eh. Automatic na eh. Didala ako, ambulansya. Kasi nung time na yon, nung inatake ako, nasa isip ko pa, binanggit ko pa ang pangalan nila. Kasi sa pangalan lang nila, dahil makapangyarihan silang Diyos, nakapagliligtas sila. Pero ang pagligtas ni Apong sa individual, kung nakasusunod ka sa batas ng 10 utos, nandun ang kaligtasan ka. May criteria kasi. May criteria, di ba? No? Yung criteria na yun, panuntunan. Sa eskwela, lahat ng trabaho. Lahat tayo may kaligtasan. Basta anong sabi ni Apong, sumunod lang kayo sa batas ng 10 utos. Kasi ayan ang sabi ni Apong. Sinabi niya, dito lamang sa looban ng bakurang ito, kayo'y may kaligtasan. Sapagkat ako ang garantor niya. Ngunit dyan sa labas, wala kang kaligtasan. Totoo yan. Buksan natin ang isip. Maging open-minded tayo. Yung mga nangyayari sa Tacloban, binayo ang Tacloban, diluvyo. Kasabihin ba natin, wala doon mga Kristiyano, wala doon mga reliyon. Ano ang pinangalandakan ng reliyon? Kaligtasan. Pero sa mga nangyayari, ano nakita ninyo? Hindi. Sa katotohanan, di ba? Aminin natin ang pangyayari. Kasi tayo, nag-uusap tayo, meron tayong batayan eh. Hindi naman natin haka-haka eh. Kasi tingnan natin yung kalakaran ng kaligtasan. Tingnan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Doon nyo lang maintindihan kung ang kaligtasan nasa reliyon. Ang tao may kanya-kanyang takda ng kamatayan na ibinigay ang Diyos. Pag hindi mo naman takdang mamatay, hindi ka mamamatay. Pero
Pero doon sa mga signos ng tao, dapat may iligtas ka rin. Dahil tayo ay may kanya-kanyang signos, planetas na tinatawag. Hindi man na-discuss yan sa inyo. Kasi sa buhay natin ito, may kanya-kanya tayong kapalaran ibinigay ang Diyos pinagkaloob. Ngunit yung kapalaran na yun ay hindi natin alaman kung ano yung kapalaran na yun. Diba magandang malaman sana yung kapalaran ng bawat isa, diba? Kasi may kapalaran tayo na pinatawag. Ano kaya ba? Yun itinakda ng Diyos sa atin. Yung binigay na yun, hindi natin alam. Hindi yung kapalaran na yun, hindi natin alam kung ano. Bakit? Hindi natin alam kung paano gagawin yun. Kasi wala itinuturo sa school kung paano malaman ang mga bagay na yun. Bakit? Doon mo malalaman yung sarili kung ano ang tatahakin mong pag-aaral na kailangan mo. Doon mo malalaman kung ikaw ang makakapag-abroad sa ibang bansa. Di ba? Ang lahat ng bagay na yan, binigay ni Apong lahat yan. Pinagkaloob ni Apong lahat yan. Dahil siya ang may lika sa atin. Siya ang lumala. Pero sa school, hindi itinuro ang mga bagay na yan. Yun ang kakulangan. Ngayon, para bagang ito ang ibig sabihin nun, kilala niyo na ba ang inyong sarili? Kilala niyo sa pangalan niyo, di ba? Alam niyo. Pero hindi yun ang tinatanong ko. Yung kaloob-looban, kilala niyo ba? Alam niyo sarili. Kasi sabi ni Apong, bago kayo makarating sa Diyos, kilalanin niyo muna ang inyong sarili. Bago kayo makakilala sa Diyos. So, mabigat na yung mga usapin na yun. So, ano pa katanungan? Sunodin natin. Ano po ba talagang ibig sabihin ng reservista? Kasi po sa amin na hindi naman... Pwede mo pakilakas-lakas kasi ano medyo... Ano po talaga yung ibig sabihin po ng reservista? Ano po ba talaga? Sa amin kasi na parang hindi po alam yung... Parang kami, hindi kami familiar sa word na reservista. Dito ka na, hindi ko masyado na intindi yung sinasabi mo. Gusto ko malakas eh. Lakas mo. Lakas. Yung ano po, yung sa... Ano po ba talaga yung ibig sabihin ng reservista? Yung reservista daw. Opo. Kasi po sa amin na mga hindi po familiar about doon, parang yung alam po namin doon, yung sinasamba po si Rizal. Hindi ang ibig sabihin ng reservista. Hindi po namin alam. Hindi kasi, yung alam pag sinasamba si Dr. Rizal, yun ang ibig sabihin ng reservista. Katulad sa labas din, ang Kristyanismo. Di ba? Kapag ikaw ay Kristiyano, anong sinasamba mo? Sino sinasamba mo? Si Kristo. Si Kristo, di ba? Kaya Kristiyan. Halimbawa kami, Rizalista, sino sinasamba namin? Rizal. Dr. Rizal. Yun ang ibig sabihin. Aba, simple lang, ano? Simple lang. Simple lang, di ba? Hindi natin dapat pahabain yun. Katulad ng Buddhism, ang panila, ang Muslim, ganun din. May dudugtong lang ako doon. Hindi pa namin pwedeng sabihin na kami, Rizalista. Kasi ang pagiging Rizalista, sabi ni Apo, siya lamang ang magtatakda na ikaw ay Rizalista. Kung ikaw ay nakatupad doon sa mga patas nila. Kasi magdadaan ka sa butas ng karayom ang pagiging Rizalista. So hindi mo masasabi, kahit na kami nandito kay Apo, kami nagbabakasakali na makatupad kami. Para kami maging Rizalista. Wala pa kami sa puntos na yung salitang Rizalista, tanggap namin, hindi pa pwede yun. Bakit? Hindi, yung dinadaanan namin, wala pa sa kalingkingan yun eh. Kasi magdadaan kami sa butas ng karayom eh. Mas maliit sa butas ng karayom ang dadaan. Oo, maliit pa sa butas ng karayom. Paano ka makakalas na doon? Mas maliit na sa butas. Kaya, yung man ng karayom, hindi mo na may tuto yung sinulid. Siya lang yun eh. Siya lang. Si Apong lang yung Rizalista na yun. Pero siya ang magsasabi kung Rizalista ka na. Kasi ang Diyos lamang ang maghahatol. Siya lamang ang may karapatan magsabi. Kami wala pa. Kasi ordinaryo lang kaming tao na tagasunod lamang kung kami makakarating doon sa tinatahak namin pagtupad. Dahil yun ang tanong... nahirap yung sasabihin namin, Rizalista kami, eh baka mamaya singilin kami doon sa salitan yun eh. Kasi wala kaming karapatan na mangunuhahan sa Diyos. Kasi pag sinabi namin yun, nangungunahan kami kay Apo. Para kaming uwak niyan. Uwak. Di ba ano ko yan? Para kaming uwak niyan.
Yan ang sa tanong ni Noli Di Castro dahil yan ang huling pumasok dito bago nagpublisi ako. Yun labang ang ano doon. Kasi maraming... Sa dami ng mga reporter na pumapasok dito, yan ang laging tinatong ilan ang membro ng Rizalista. Pero sabi niya po, kung sino lang ang makakasunod makatupad sa batas ng 10 utos. Yun. Yan ang kriteriya ni Apo. Yan ang kriteriya. Kaya hindi mo pagmalaki na ako ay Rizalista na. Hindi pa pwede yun. Hindi namin pinagmamalaki na kami. Nagsisikap ang sa makayanan. Kasi ba mo yan, pakasinubukan ka. Makasunod kami. Inubukan ka eh. Ilaglag yung pagka-Rizalista mo eh. Eh nakatakot ang pagsubok dito. Pag-ayay ko talaga dito. Pag sinabi kasing Rizalista, yung panuntunan, yung lahat ng mga doktrina, mga binasa mo, si aklat, kailangan masunod mo yon. Lahat yon alam mo dapat yon. So pag hindi mo alam lahat yon, paano ka magiging Rizalista? Sige nga, tatanungin kita. Kung ikaw ay Rizalista, meron ka bang kahit na isang sinulat ni Dr. Jose Rizal na may alam ka sa sarili mo? Oh, katulad mo, limbawa, ano ang alam mo sa sinulat naman Dr. Jose Rizal sa pagiging Rizalista? Mababangkit mo lamang yung kanyang mga sinulat. Anong kahulugan ng Noli Mitangere? Hindi pa rin alam. Napaka-simple. That's me not, di ba? Yun ang kahulugan. Ano ang definition ng Noli Mitangere? So, yun ang sinasabi natin. So, ang pagiging Rizalista, hindi ibig sabihin na sasabi sa salita lang. Kasi, ano yung ganda sa kriteriya niya? Kasi, dapat, kung ano yung pinagdaanan nung panahon na siya narito sa lupa ng doktor, ng amang Dr. Jose Rizal, pwede nating maging batayan yung mga panahon na yan na inilaan niya, yung mga sinulat na yun, kailangan nating pag-aralan ng mabuti, malalalim. Dahil yun ang katubusan dito sa mong Dr. Jose Rizal. Bakit? Ano sabi niya? Gayong ang karunungan ay isang katangian ng Diyos. Gayong ang pangunawa ay isang biyaya. At gayong ang tao ay matutubos lamang sa pamamagitan ng mga malalalim na pag-aaral. Eh dyan sa reliyon, sa pamamagitan lamang ni Kristo, matutubos ka. Kaya libre kang gumawa ng kasalanan. Dahil may tagatubos ka eh. Ngayon ang tanong, saan ka isinanda? Eh, tutubusin ka eh. Nagalit sa akin yung matanda eh. Nagtinanong ko eh. Kasi si Kristo daw ang tagatubos ng kasalanan. So ngayon, eh sabi ko, eh saan naman tayo nasangla para tubusin ni Kristo? Galit siya kasi pinulos. Hindi. Sabi mo, tutubusin eh. Kaya, pag tinubos mo, sasanglaan. Anong sanglaan? Saan tayo nakasangla? So, ipagpaliban na natin yun dahil sa religion lang yun. No? Ang pakain ninyo ay para dito sa kaya ako. Yun yung mga tinatawag na kriteriya na sinabi namin na dito kaya po, sa amin lahat dito, mga kapatid namin, lahat nagpupursige na makating kami ro sa pagiging research. Pero sabi po ng sabi po ng iba pong Rizalista, sabi po nila, lahat daw po tayo mga Rizalista na daw. Ah, madali sabihin yun. Yun po yung sabi po nung una po namin yung interview na Rizalista. Well, madali sabihin lang yun. Saan na-interview? Saan yung na-interview? BCBA po, sa may Taguig po. Ako kasi, ibang pagkakaunawa ko. Yung sarili kong opinion, ibibigay ko na sa inyo. Tawag ko lang kung tama sa inyo. Kasi ako, yung panuntunan ko ay galing sa salita ni Apo. Kasi siya ang dakilang guro. Tanging siya lamang ang pakikinggan natin kung tayo ay nakakikilala kay Apo. Yung mga sinalita ni Apo, yun ang batayan ng pagiging Rizalista. Kung tayo ay makatupad sa batas ng 10 utos sa doktrina, pwede na tayong tawagin sa Rizalista. At doon sa mga aralin na yun na sinulat niya, kailangan natin buksan, alamin ang mga kasaysayan niya. Yun ang pagiging Rizalista. Kasi ang pagiging Rizalista, ika nga ay magdadaan sa butas ng karayo. Kaya hindi pwedeng sabihin na, pwede nating sabihin kagad yun, sa interpretasyon kagad na, madalihan. Pero pag
tiningnan mo yung panloob, nakahulugan, panlabas kasi yun eh, no? Yung panloob, nakakin natin yung panloob. So, ano ang mapitiga mo ron kung wala namang katas ang isang prutas? Di ba, masakit man sabihin, di ba? Pero yun ang totoo kung titingnan natin. Kaya hindi pwedeng sabihin kagad, na resalista. Kaya kami, hindi naman kami kagad kami ganun na nagpapakilala kami ay isang resalista. Totoo din po ba na hindi po tunay na anak ni... Totoo po bang hindi po tunay na anak ni Fedora si Rizal po? Totoo. Bakit? Sabi po kasi sa amin, hampon lang. Ay, parang iniwan lang po sa harap. Hindi, kasi totoo yun. Dahil kasi ang Diyos hindi naman nagpapaalaga sa tao. Sinabi ni Apong yan eh. Kaya nga siya mahiwaga eh. Yung kanyang pagkatao, sa hiwaga nangyari yun. Bakit pinili niya ng June 19? Ang 19 ang pinili niya na siya ay... Lumitaw. Lumitaw. Alam niyo ba yun? Wala. Ayun. So marami tayong dapat tuklasin sa hiwagan niyo ng mga doktor sa isa. Yung nag-alaga sa kanya, kuno, sino yon? Alam niyo kung bakit ko tinatanong sa inyo? Bakit ko tinatanong sa inyo yon? Alam niyo kung bakit ko tinatanong sa inyo? Na alam niyo yung June 19, kung bakit doon sa paglitaw na yon, yun ang pinili niya. Kasi lahat ng bagay na gagawin ng Diyos, lahat yun ay mayroong sino kahulugan yun na malalim sa espiritual. Tulad din sa isang tao, pag ipinanganak ka sa iyong date of birth, yung destiny number mo, alam mo ba kung ano yun? Bakit mo sineselebrate yung tinatawag na birthday mo sa iyong karawan? Di ba, nag-celebrate ka, naghahanda ka, pero ano ang kahulugan ng date of birth mo? Naghahanda ka, hindi mo alam yung sarili mo. Katulad dito sa okasyon ni Apo, may mga okasyon dito kaya po. January 6, ha? Tapos February 1, February 6, February 22. Yun ay lahat yun. May kahalagahan yun, lahat yun. Kasi sa Diyos, lahat ng pangyayari ay mayroong halaga. Mahalaga yun. Na dapat nating maintindihan. Katulad din naman natin, na ibig sabihin nga, kung kilala nyo na ang inyong sarili. Yun ang sinasabi ni Apo. Kasi kung kilala nyo ang inyong sarili, mapapahalagahan ninyo ang inyong sarili, kung ano kayo. At alam nyo rin yung sarili ninyo kung ano ang masama para sa inyo, na hindi nyo dapat gawin sa inyong kapwa. Makakalapit kayo ngayon sa Diyos. Kasi yun ang isang bagay na hindi kayo makakalapit sa Kanya eh. Talagang masusunog ka doon sa kasalanan yun na nakapaloob sa iyong katawan. Medyo malalim na yun, malalim na. O, dito tayo doon sa tanong mo. Ano pa ang tanong? Yung ano po, hingihan po namin kayo ng opinion po sa current issues mo. Anong current issue? Yung ano po, tungkol po sa death penalty. Death penalty? Ang gusto mong... Ano po yung opinion? Madali yung sagutin yun eh. Alam mo kung bakit? Tamang-tama sana kung estudyante kayo eh. Kaya lang wala naman akong karapatan. Kaya lang ang akin lamang eh, dahil hindi naman pwede kayo namin pabayaan. Sana nga kung may pisara dito. Kasi ang pag-discuss ng isang bagay, padadaanin natin sa diagram. Kasi hindi ako pwedeng sumabi hanggat hindi nyo nakikita yung formula ng aking paniniwala. Kasi meron akong scientific method na ginagamit para ako magbigay ng konklusyon sa isang tanong. Alam mo nyo ba yung sinasabi ko? Hindi ano? Ayan sabi ni Dr. Jose Rizal ay ganito. Sakaling dumating ang panahon na magkamit ako kahit nakatiting yung liwanag na makadiyos na tinatawag na agham,
ay hindi ako mag-aatubiling gamitin yun sa paglilingkod sa Diyos. So ano ang gagamitin natin sa paglilingkod sa Diyos? Agham, what is science? Science o sayang? What is science? What is the definition of science? Yun na, ikaw parang ako. Study of... Ano na? Systematize body of knowledge. Ako, grade 1 lang ako. Body of knowledge. Grade 1 lang ako. Ano na? Body of... Systematize body of knowledge. Science, systematized knowledge of any one department of mind or matter. The knowledge tools and flow, especially as demonstrated by induction, experiment or observation. Any branch of knowledge considered as a scientist, considered as a scientist, considered. Nakalimutan ko yun. Science is some of universal knowledge. Science tried to explain the physical world through hypothesis, observation, experimentation, and mathematical computation. So doon tayo sa apat na sangay. So ngayon, nagtanong ka sa akin kung ano ba yung tukol doon sa death penalty. Ngayon, meron tayong tinatawag na observation, ay hypothesis, observation, experimentation, and mathematical computation. Ang magbibigay ng conclusion ng mathematical computation, doon sa sinasabi mo death penalty. So wala tayong pisara eh, para may discuss sa inyo yan. Kasi kailangan natin diagram eh. Kasi estudyante kayo eh. Pwede niyong isulat yung conclusion ko eh. Yung formula na yun eh. Kasi hindi ako nagsasalita na walang batayan. True scientific method. Kasi importante sa tao na scientific method ang pag-uusapan. May science of fiction, di ba? Eto, science of truth. Kasi yung death penalty, mahirap sagutin. Pero kung sa akin, madali yung sagutin yan. Kung may kailangan, may diagram, mayroon tayong formula. Para ituon ko kayo doon sa pag-aaral. Pwede mo, ano na lang po sa papel? Okay, kalendaryo. Bigyan ko yung kalendaryo. Yung kalendaryo, yung likod ng kalendaryo. Ay, malaki. Sige. Hindi naman sa pag-aano. Kasi, kayo ang babaliktarin ko ng tanong. Tatanungin ko kayo niyan kung ano ang inyong pagkakaunawa sa death penalty. Kayo muna ang tatanungin ko kung ano ang pagkakaunawa sa death penalty. Babaliktarin ko muna. Sa inyo muna ibibigay ko. Ano po kasi? Parang ano po, nag-aagaw din po kasi. Kasi po kung titingnan po yung population, talagang padagdag ng padagdag. Mas marami po yung sinisila kaysa sa mortality rate po. Tapos? So, mas maganda po sana kung may death penalty. Kaya lang po, based sa studies po, kung yung bodies po yung titingnan sa pagpatay po ng tao, wala pong kinalaman yung pagpatay po or death penalty sa ano po, dun po sa drugs na ano. Ang tanong ganito, alin ang mas mataas? Ang kaisipan ng tao o ang itinadhana ng Diyos? Itinadhana po. Ha? Ano ang mas mataas? Yung itinakda niya o yung kaisipan ng tao? May bulti na yun. Eto. Meron ako sa inyong ibibigay na formula. Ito ay lagi kong ginagamit sa aking sarili. Kaya po, hindi sa nagpapakilala ako sa inyo, ano? Bilang isang batayan, pag-analysis ng lahat ng magiging salita, ay kailangan kong padaanin sa scientific method. Ngayon, ang pinaniniwalaan ko lamang kung ano ang itinakda ng kalikasan sa ating daigdig. Bakit? Kayo, estudyante, di ba?
What, anong year ba ang nagkaroon tayo ng eleksyon? 2016, di ba? Mahirap pa bang isipin yun? Kailangan pa bang mag-aaral tayo sa Harvard? Okay. 2016. Merong magaganap na eleksyon sa ating bansa. Yan ang kalakaran ng 2016. So, ang tanong, bilang estudyante kayo, alam nyo bang basahin yan kung ano ang prediction ng 2016? Alam nyo ba yung prediction na itinakda ng Diyos dyan sa 2016? Hindi, ano? Hindi. Pero bakit hindi nyo alam? Basahin mo nga, anong year yan? 2016. Oh, alam mo pa ng basahin. Dapat alam mo kung ano yon. Bilang estudyante, di ba? Kasi ito ay babasin natin sa pag-aaral. Ito ay katuruan ng dakilang lumika sa atin. Kaya nga lang, ang sabi nga ng Dr. Jose Rizal, paano natin mababasa ang aklat ng daigdig na sinulatan ng Diyos? Taon-taon, meron tayong 2016, 2017, ganito. Sa mga panahon na yan na dumarating, ano ang mga itinakda ng Diyos na dapat mangyari sa daigdig? Hindi ba natin alam na may kaugnayan ng Diyos sa atin dahil lamang sa impormasyon na yan na walang alam ang tao kundi basahin lang 2016? Malayo na, no? Medyo malaki ng diferensya. Kaya medyo mabigat na usapin. Kaya lang, binibigay natin yung analysis ng true scientific method doon sa katanungan ninyo. So, basahin, alam natin, sa eleksyon na yan, magkakaroon ng panibagong presidente sa ating bansa. Hindi nagsusunod. Eleksyon, magaganap sa ating bansa at sa Amerika. Okay, eleksyon. Buong daigdig ang pinag-uusapan natin. Eleksyon ang magaganap sa 2016. Okay? Ikaw ilang presidente si? 16. Si Noy Noy? 16. 15. 15. Diba? 15. Okay. 15. Ang pagka-presidente ni Noy Noy. Noy Noy, ha? Ngayon, ang upo ay bilang 16 na presidente. So ngayon, dito sa 16, itong 2 digits na to, ano ang pagkakaintindi ninyo sa takbo ng kaligasan? Two zero plus one, 2 plus 1 equals 6. Plus, 2 plus 1 plus 6 equals 9. Sangayon sa Pythagorean system of numerology, ang 9 ay lalaki. Female number. Lalaki. Ang lalaking yan ay magdadala ng isang bandila sa kanyang pagkakandidato. Bandirado yan eh. Nuebe eh. Kaya ang taglay niyan utak eh. At saka bandera. Sino ang nakita ninyo nagsipaglaban doon sa limang yun na may hawak lagi ng bandera? Okay, Duterte. Ano si Duterte? Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. So, check. Lalaki, no? Ilang kandidatong babae? Dalawa. Yung isa, Grace po. Yeah, isa si Miriam. Eh, si Miriam talaga, hindi na magtatagal ang buhay, no? Yep. Si Grace po, kung yun ang ilinuklok,
ng kalikasan, mabait, hindi mangyayari yung katuparan doon sa droga. Grace po eh. Grace po. Po. Di ba? Oo, kasama lahat yan. Binabanggit ko sa inyo. Grace po eh. So, hindi siya sinang-ayuna ng kalikasan na maupo siya sa ika-16 na presidente. Ngayon, sa 2-digit, 1 plus 6, equals? 7. Ano ang dala ng 7? Kamatayan. Na itinakda sa ika-16 na presidente sa ating Pilipinas. Ayan ang ebidensya, di ba? Ika-16. Bibigyan ko pa kayo ng isang ebidensya na totoo lahat ng sinasabi ko. Ngayon, ano ang dala niya? 7 kamatayan. So, maraming buhay ang mawawala dito sa taong ito. So, sino ang naglagay, naglukluk sa panahong ito sa pagka-presidente? Tayo. Sino ngayon ang dapat sisihin? Tayo. Oh, di. Wala naman dapat sisihin na iba, di ba? Dahil ang dala niya, 7. Siya yung lalaki, may dalang bandera. Kapag linuklok mo, ang dala niya ay 7. Matagal ko nang alam yan eh. Hindi pa umupo yan. Alam ko nang yan mananalo. Dahil dito kaya po, meron ditong proseso na tinagdaan that tinagaanuhan. Nagiging pamantayan para magkilala sa individual na tayo. Ako, iba ako kung nakausap niyo. Ganyan ako mag-aral eh. Through science, mathematics. Dahil itong katuruan na ito ay karunungan ng Diyos Ina. Bakit? Ano sabi ni Pythagoras? Ano ang salitang mathematics? Anong salita yan? Universal. What is the, sino ang father of mathematics? Pythagoras is the father of mathematics. Pythagorean system of numerology. Pythagorean system. Pythagorean theory. Diba? Ngayon, ano ang root word ng mathematics? Ma. Ang ibig sabihin, mother wisdom. Ni-research ko sa yun. Kasi nag-aaral ako numerology. So ngayon, hindi imposible ang mga pangyayaring yan sa atin doon sa nakakaintindi ng panahon. Eh sana kung tayo ay marunong ng mga bagay na yan, alam, naiwasan sana natin na mangyari yan sa ating bansa. Sino may kasalanan? Doon, yun sa kamangmangan ng tao. Yun ang kasalanan. Bakit? Dahil sa hindi na pagkakaunawa, binoto si Duterte. Ano ang dala ni Duterte? Kamatayan. Hindi nyo ba alam na ang dala ni Duterte? Kamatayan sa mga Pilipino. Doon sa lumalabag na batas ng droga. Sa droga. Dati nang sinabi eh. In-opinion na yan bago ng eleksyon. So, yan ang kasagutan, kamatayan. Anong gagawin para mapuksa, matigil ang kamatayan? Tanggalin si Duterte. Kaya niyong tanggalin. Yan ang tanong, di ba? Kaya lahat ng sagot ko, may basihan ako. At pinakita ko sa inyo yung diagram para makita niyo na maliwanag sa isip niyo. Bakit bago ako nagdidesisyon? Dahil dito, ito ang principle ko. Kasi marami akong bagay na dapat i-discuss sa inyo. Ngayon, itong bagay na ito, katulad ng eleksyon sa Amerika, si Clinton ang pinakang the best sa kanila. Bakit? Eh, kagustuhan ng kalikasan, si Trump ang tumayo. Eh, kasi lalaki ang dapat ilagay sa pamahalaan. Kaya sabi ko sa inyo, ano ang mas mataas? Yung kaisipan ng tao o yung itinakda ng kalikasan? Wala kayong magagawa dyan. Kasi ang itinakda ng kalikasan, ang siyang masusunod sa isip ng tao, kasi yan na lang ng time niya eh. Hindi mangyayari yung isip natin.
Hindi mangyayari yun. Yung isip natin ay sa ating kapwa lang. Pero pagdating doon sa majority, siya ang nakatataas, siya ang masusunod eh. Kaya sabi nga ng Diyos, walang sino mang makasasalansan sa aking kalooban. So ano magagawa natin bilang isang tao? Wala, wala tayong magagawa eh. Yan ang takbo ng panahon. May magagawa ba kayo para maano yan? Tanggalin si Duterte. Diba? Sino may kasalanan? Ibutante. Sa anong bagay? Sa hindi pagkakaunawa. Ngayon, bigyan ko kayo ng isa pang malinaw na discussion. Ay ano? Si presidente, ang presidente noon si Erop Estrada. Eh, kailang presidente si Erop Estrada? 13. Yes, sir. Yes, ma'am, 13. Nasa logbook ko yan eh. Kasi bago pa yan. Ano yan? Logbook. 13. 13 uupo na presidente noong panahon ni Erop. Ilan ang bilang ng letra ni Joseph Estrada? Labing tatlo. Plus? 13. Ilan? 26. Ay, 26. Reduce to single digit. 2 plus 6? Ay, 2 plus 6? 8. Ano ibig sabihin ng 8? Saan ang destiny number ng 8? Bibigyan ko ganun formula. 30, 5, 6, 8. Ang administrasyon ni Joseph Estrada ay hindi magtatagal. Ito, aalisin siya sa pwesto. Dahil ang 8 nasa ibaba, ibababa siya sa gobyerno. Aalisin siya. Ayan ang prediksyon. Hindi siya magtatagal. Kasi 8 eh. 8 o 13 pagka presidente. 13 ang kanyang pangalan bilang ng letra. 2 plus 6 plus 8. 1, clockwise rotation, ang ikot ng relo. 2, 3. Yan, nasa ibaba. Ito ang lupa. Kamatayan, nagsabihin. Pagaya pag ang tao may sakit ng maluba, pag lumabas ang year, forecast of the year, halimbawa kung anong year, makikita mo yan pag nandito yan, kamatayan ang sasabihin ng tao. Hindi na magtatagal ang buwan. So, marami kayo natutunan, di ba? Yan ang karunungan na galing sa Diyos, sa ating ina. So, ano yung katanungan? Yun ang kasagutan natin. Ang kasagutan ko, ang taong nagtagda, siyang naglagay, nagluklok, iniluklok nila ang kamatayan ng Pilipino. Kaya ang sasagot dyan, tayo rin. Kung paano nyo paalisin, silverly. Yun lang bilang solusyon doon sa problema nyo. Kasi ako, sa party ko, hindi naman ako pwedeng magbigay sa inyo ng opinion para sa sarili ko lang. Dito ako nagbabase. Kasi hindi pwedeng, anuman ang isipin ko, anuman ang gustuin ko, hindi mangyayari. Kasi ang nagtakda niyan ay ang kalikasan. Dahil ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Diba? Ang sabi nga ni Apo, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Yung boses ng nakararami. So, ano ang sisisi? Sino ang sisisiin natin? So, ito ang pinakang the best na malaman ninyo. Pati sarili ninyo, malalaman ninyo kung ano ang inyong kalakaran sa taon-taon. Forecast for the year. Kasi kasama ang matematika sa school. Di ba? May subject na mathematics. Marami namimilipit sa matematika. Ang problema nga lang, itong sistemang ito, hindi nila alam. Kasi ito ay pang-spiritual na bagay. So, ang desisyon natin ay desisyon lamang para sa ating pagsarili. Hindi para doon sa desisyon na sa nakararami. So, ang may isasagot ko sa iyo, ito, nakita natin na itinakda ng kalikasan. Kung meron tayong magagawa, gawin natin. Kung hindi tayo pabusog, definitely. Yung mga pag-aaral na ginagawa ng tao, para lang sa tao yon.
Walang relasyon yun doon sa Diyos. Dahil ang kalikasan ito eh. Kasi ang numero, ang siyang nag-guide kung ano ang mga pangyayari sa panahon. Kasi oras-oras, oh, meron tayong pinanganak ka sa petsa, di ba? Anong schedule mo ngayon magpunta kayo rito? Anong araw ngayon? Anong petsa ngayon? March. Oh, March 4. Anong petsa ngayon? March 4. 4? Ah. Ang 4, ibig sabihin, di ba? Bakit kayo nakarating dito? Ano po ang sabihin ng dahil ang 4 ay, kung tawagin niya si spiritual, ang Diyos Ama. Kaya kayo nasa dito ngayon, sa spiritual. Pag hindi mo nakuha ang liwanag nito, dahil ang 4 ay ang nagtatangan sa kasaysayan ng letra, ay apoy ang nagtatangan. Liwanag. Kaya gusto ninyong makita yung liwanag dito kay apoy. Di ba simpleng basahin yung formula? Di ba malinaw sa ating isip? Grade 1 lang yung mathematics natin. 1 plus 1 equals 2. Perfect ang mathematics kasi walang kulang, walang sobra eh. Yeah. Ano pa katanong nga, boss? Kung ano po. Ano po kaya yung dapat gawin ng Pilipinas para siya, sa issue po ng Scarborough? Sa issue ng? Scarborough Shield. Pilipinas ang tinatanong mo. O ako tinatanong mo. Ay, ano ba? Ako tinatanong mo yung Pilipinas. Kayo. Kayo po. Ako. Sa opinion ko lang kasi, ang lahat ng mga bagay kasi ngayon, ang desisyon ng tao ay para sa tao lang. Pero kung ang Diyos ang mag-desisyon, wala tayong magagawa. Ako lagi akong umaasa sa Kanya. Kaya nga ako nanampalataya sa Kanya. Dahil hindi ako ang mag-decision sa aking sarili. Yan ang kasagutan ko sa inyo. Kung ano ang itatakda niya, doon lang ako. Manonood na lang ako kung ano yung mangyayari. Napagkat ang lahat ng bagay dito sa daigdig na to, hindi maaring mangyari kung hindi niya kagustuhan. Ni ang mga halaman na yan, ni ang mga dahon na yan, gumagalaw yan sa pamamagitan niya. Dahil kung wala yung hangin, ay hindi gagalaw yan, dahil elemento ng hangin ay galing sa kanya. Di ba? Balikan natin yon. Kaya tayo sa atin, sarili, wala tayong magiging desisyon na pang sarili natin, na pangunahan natin ang Diyos kung ano itinakda sa panahon. Ngayon, kung iskaborusyon na yan, ang tatanungin mo para sa atin, sa opinion ko lang, lagi kong isinasandal yun. Umaasa ako sa Kanya. Manonood na lang kami. Kasi yan ang bilin niya. Manood na lang kayo sa pelikula. Kaya po. Hindi na kami pwedeng mangunahan dyan eh. Marami daw pelikulang papalabas ng Ama. Yan ang sinabi na ako. Marami pelikulang ipapalabas. Kaya kami, ng manonood na kami tayo. Kasi wala kaming karapatan na mangunahan ni Kiyapo. Dahil siya ang Diyos eh. Siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay. So kami lahat ng sasabihin namin ay ang pamantayan namin. Lagi Kiyapo. Dahil ang sasabupain naman natin dito, kung bukas sa akin, sasama natin dito, darating at darating yung panahon na ang sasabupain natin yung tinatawag na lindol, pulogid, latsunog, bahabag, sinabi na kasi Kiyapo niya. Magaganap natin yan. Kaya ang sandigan lang natin, sabi na po, ang gilingan ng kalasag lang ninyo, 10 utos. Kapag ikaw ay sumusunod sa batas ng 10 utos, kailanman hindi ka magagapi yung mga buhawin na yan. Iligtas ka at ililigtas kaya ka. Ang sabi ko nga sa inyo, na ang desisyon namin ay para sa aming sarili lang. Yung majority decision, doon kami sumasandal. Kasi hindi namin hawak ang buhay namin. Hiram lang namin ito sa Kanya. Ang ibig lang mangyari ay gumanap lang kami doon sa aming tungkulin. Doon sa pagtupad doon. So wala kaming karapatan na mangunahan kay Apo. Kasi kung kami sasabihin magdesisyon, tinatanong mo kami tungkol doon sa kaalagayan ng Scarborough Shield sa Pilipinas, eh hindi ako Diyos para magdesisyon eh. Kasi bansa yan eh. Pinag-uusapan dyan eh. Kiapong yan eh.
Ngayon, anong man ang gawin ng tao dyan, pag isang pitik ni Apong yan, hindi sa kanya yan, mangyayari yun. Dahil yun ang may kapangyarihan. Tayo, wala tayong kakayahan. Meron ba tayong kakayahan na gawin natin yan? Wala naman siguro tayong kakayahan na gawin natin. Diba? Umaasa lang tayo dapat sa Diyos ngayon. Kasi siya ang makapangyarihan. Kasi kung nagkakasundo tayo, nagkakaisa tayo. Ang sabi nga ni Apo, ang pakikipag-usap sa kanya ay isip sa isip, puso sa puso. Ibig sabihin, iniisip mo pa lang, alam niya na. Kahit hindi mo pa sabihin, alam niya na yung sasabihin mo. Dahil ang salita niya po, hindi pa kayo nabusa tiyan ng inyong ina, masaparad ko na kayo. Ni isang balahibo ninyo, wala kayong mailalim sa akin. Sapagkat ako ang lumalang ng daigdig po. Iba yung Rizalista universo. Dito. No? Okay. Iba yung universo. Si Apong yun, si Rizalista. Iba ang Rizalista dito. Eh, sa doon sa mga nagre-Rizal-Rizal. Apo. Kasi pag doon kayo makarating, mabablangko isip ninyo, maaalog ang utak ninyo. Kasi una, ang pattern ng ibang Rizalista, Cristo Rizal. Kristiyano at Rizal, pinagsama. Hindi pa pwede pagsamahin yun eh. Kasi ang sabi ni Dr. Jose Rizal, yung relihiyon niya yan, yung binaka niya, ng buong lakas. Dahil yan ang pangunahing dahilan kaya sabi ng lahat ng ating mga kahirapan. Dahil ang pagyakap sa pananampalatayang Kristyanismo ay isang sumpa sa Diyos yan. Kapagkat si Kristo ay namatay, hindi pinakuan sa cross, kundi binitin yan sa kahoy. Ang pagkamatay ng isang tao na binitin sa kahoy ay isang sumpa sa Diyos. Kaya tayong mga Pilipino, dahil tayo, nasa 80% ang mga Kristiyano, wala na akong magagawa dyan na tayo ay hindi uunlad bagkos na tayo maghihirap sapagkat tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Niyakap ng mga Pilipino ang sumpang yan. At ang akala nila ay Diyos si Kristo. Tao lang si Kristo. Dahil ang katangian ni Kristo ay hindi katangian ng Diyos, ay hindi katangian niya. Ay hindi katangian ng Diyos na yan ang katangian ni Kristo. Dahil ang katangian ng Diyos ay wala perfecto siya sa lahat ng bagay. Si Kristo nagdadasal pa eh. So sino ang dinarasalan niya? Kaya nung panahon nga nung siya pinakuan sa cross, ano sinabi niya? Elwe, elwe sa baktani, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? O kung ikaw ang Diyos, bakit ka tumatawag pa? Sino ang Diyos ang tinatawagan mo? Ikaw na ang Diyos eh. Di ba? Yung mga ganung pangyayari, maging open-minded tayo, di ba kayo nagtataka sa ganung pananalita? Ng isang makapangyarihang Diyos? Maniniwala ka ba doon sa pinako na Diyos na yun? O yung Kristong tao? Alin dapat yung paniwalaan? Yung Kristong Diyos na pinako o yung Kristong Diyos na ay Kristong taong pinako? Alin ang mas higit na dapat natin paniwalaan? Kasi Diyos ka, magpapapako ka doon sa mga nilalag mo. Abi, imposible no? Di ba? Imposible. Kaya kami, kung kami ang kausap tungkol sa relihiyon, wala eh. Maalog ang utak nila sa amin. Kasi kami, bukas ang utak. Sana ano namin, isip namin. Mulat kami dito, kaya ako. Kaya kung pag-uusapan ng relihiyon, masasaktan na ang relihiyon sa amin. Kasi kami, kung magsalita talaga, totohan. Ano pa? Sa ano po? Kasi po marami po kaming nababasa po sa internet. Oh, sige po. Tungkol po dun sa reactions po nila. Tungkol po sa mga ganito pong Ganitong? Ganitong pagtitipon po. Pagtitipon? Mga Rizalista po. Ay, hindi naman lahat siguro. Huwag lang nila kami isali. Ano po? Parang... Dahil ang tawag sa hindi Kristiyano, ang tawag doon? Tawag doon eh. Ano ibig sabihin mo? Kasi po, syempre, Sige. Ilabas mo yung ibig ng Margari. Hindi naman po lahat naniniwala. Hindi lahat, di ba? Okay. Hindi naman kasi kailangan na ni Apong yung maraming maniwala sa kanya. Tsaka hindi po nila naiintindihan. So, ano po yung parang ano po, comment niyo po sa kanila? Nila? Opo. Hindi naman kami pwede mag-comment sa kanila kasi yun ang pangunawa nila eh. Kami lang, kami kasi, yun nga sinasabi namin,
na ang lahat ng iba to sa amin, tanggap namin yon. Pero babalik na naman sa kanila yon. Kasi hindi naman tumatalab sa amin yun eh. Bakit? Eh, dito lang kami kay Apo eh. Dahil dito, hindi naman namin iniisip yung comments ng tao eh. Di ba? Dahil sa mulat ang tao rito, bakit namin papatulan? Ikaw, alimbawa, sasabihin mo, yung nag-comments na yon, ilagay na natin na grade 1 yun. Ngayon, dito sa antas ni Apo, parang ang grade 1 dito, dahil dito, abogado kang pumasok dito, magsisimula ka sa grade 1. Kaya ako sinabi sa inyo grade 1. Dahil sa daming dumarating dito, mga attorney, mga matataas ng kanyan. Grade 1 na yun. Pagpasok nito, sabi niya po, magsisimula ako ulit sa grade 1. Kaya sinabi ko sa inyo, ako grade 1. Dahil yun ang pamantayan ni Apo. Na pag pumasok ka rito, grade 1 ka lang. Dahil dito, walang mataas yung sabihin. Dahil ang pag-aralan dito, sabi na po, abakada. Oo. Na? Ngayon, mataas yung mga ang komento, pinag-aralan nyo sa labas pagdating nyo dito. Yung mga komento na yan, hindi namin pinapansin yan. Kasi, ano lang yan eh, kaisipan lang naman nila yun eh. Diba? Pero kung si Apong ang magdesisyon, ano kaya mangyayari? Ano? Alam ba nila kaya kung ano mangyayari? Kasi hindi pwedeng ang pag-comments mo eh, wala kang pagkakaunawa dito. Hindi mo alam, engkantado yung kalaban mo. Hindi mo nakikita yan. Invisible yan. Ang pananampalatayang ito ay gobyerno engkantado. Hindi ito relihiyon. Ang relihiyon kasi, negosyo. Ang Diyos dyan, D-I-O-S. Ano ang ibig sabihin niya? Demokrasya, International Organization Social. Ano ibig sabihin? Negosyo. Oh, ano pa itatanong mo? So ano po, yung paano po yung ibang ano, kumbaga naliligaw po, hindi po nila alam. Ah, ang ibig mo sabihin, kami magmulat sa kanila. Apo. Pakilala namin to. Hindi eh. Alam mo kasi ganito yung God. Nung isinilang tayo, nandiyan na yung diba, panako eh. Nung isinilang tayo, isang sigaw. Pinangako natin sa Diyos niya. Isang sigaw na hanapin natin siya. Doon sa tatlong letrang uha. Alikan natin yun, ano? Hanapin kita, Ama. Ang Ama na nagbigay sa akin ng buhay. Uha. Pag ang isang bata hindi umiyak, namamatay yan. Kasi pinapalo nga ng doktor yan para umiyak. Di ba? Pinataas yan, no? Ha? Sampalin yan, eh. Sampalin yan, eh. Para umiyak. Kasi pag hindi yan umiyak, mamamatay yan. Totoo yan. Ngayon, opo, hahanapin ko. Ito nga yung tinanong sa akin ng reliyon. Hahanapin ko. Yan, hahanapin ko. Ko. Ang Ama na nagbigay sa akin ng buhay. So, lahat tayo ay tungkulin natin hanapin ang Diyos. Ngayon, doon sa kanilang kalagayan, dahil sa hindi naman sila nakakakilala, wala ako doon karapatan maghusga sa kanila. Diba? Kasi yun ang ginusto nila eh. Hindi sila naghanap nito eh. Na ipinangako nila sa Diyos na yan, na hanapin ang Diyos. Hindi si pwede ang Diyos magpakilala sa mga tao. Hindi pwede magpakilala ang Diyos sa mga tao. Bagkus kung ikaw ay nakarating dito, siya na ang magpapakilala. Kung nakilala mo na si Apo. At ikaw na mismo ang kikilala sa kanya. Nandalil doon sa pagkilala mo, dala na yung pangunawa at kalakaran ng pag-aaral mo kung ano ang iyong natutuklasan sa kanya. Doon nade-develop ang iyong paniniwala. Doon sa biyayang na pangunawa na ibinigay ng Diyos sa atin. So, hindi tungkulin ng Diyos na magpakilala. Well, ikaw magpatuto sa iyong sarili kung talagang sila ang totoo sa mga bawal pangyayar yun, sa aon. Eh dito, hindi naman ibig ni Apong na paramihan. Aanhin ni Apong ang maraming tao kung puro si Ipa.
Puros ipa ang utak. Di ba? Masakit man sabihin kung totoo, eh, siyempre tatanggapin natin eh, si Apo nga nagsalita eh. Kaya yung isang dakot na buhangin, binitiwan niya, yung nakadikit sa kanyang kamay, yun ang natira, di ba? Pero hindi pa pinapagpag. Kasi dadaan pa sa proseso kung talagang matatag yung taong naniniwala sa kanya. Anong gagawin niya po? Ipapagpag ngayon. Yung talagang nakadikit na yun na hindi matanggal sa kanyang kapay, yun na masasabi natin na pwede pang may bahagi ng salita na rin sa lista. Pwede maaaring mangyari yun pag sinabi na ni Apo. Kasi lahat ng desisyon sa kanya magagaling. Kasi nakilala na natin ng Diyos eh. Kung ano yung pamantayan, batas ni Apo, yun ang susundin. So hindi kailangan magpakilala si Apo. At wala rin kaming magagawa kung ano ang magiging kalagayan ng mga taong hindi nakakilala kay Apo. Bakit? Hindi naman kami kasi Diyos eh. Siya lang ang Diyos. Hindi pwede kami pumapil na Diyos. Pinagbabawal ni Apong yan. Kaya pag nag-mission, yan may mga misyonaro, pinatigil ni Apong. Bakit? Kung si misyon, ang misyon. Bakit? Dahil yung sarili nila ang pinakilala, hindi si Apo. So wala tayong karapatan magpakilala sa ating sarili. Kasi siya lang ang Diyos, yun lang dapat natin ipakilala. Ngayon, doon sa mga taong hindi nakakakilala kay Apo, siyempre na-analyze nyo, nakawawa naman sila. Wala akong magagawa. Si Apo ang magdedesisyon kung sila ay makakalapit dito, mapapapasukin sila pagdating ng panahon. Kasi hindi naman natin pwedeng desisyonan kasi sabi nga ni Apo, kahit na nasa labas yan, kung yan na inanunuparan sa batas ng 10 utos at doktrina, ay maaaring makapasok yan dito, makarating yan dito. Kaya ang desisyon, hindi natin alam. So, yun na lang ang masasagot ko sa inyo. Ano pa? Okay. Pwede daw po ba namin malaman yung pangalan niyo po? Ah, pangalan ko. Hindi ba masamang ibigay ko sa inyo pangalan ko? Kasi hindi ako pwedeng pumapili. Kasi sa ano sa inyong ano, sa inyong damdamin. Kasi kami bilang chairman dito ng foundation ay wala, eh hindi naman namin pwede kayong hindi harapin. Ako nga, hindi sa inyo ng paumanin dahil hindi naman ako ang karapat-dapat sa inyo makipag-usap. Dahil yung kakayahan ko, medyo katiting lang. Hindi naman tayo. Pinapag-aral yun sa ibang bansa. Kaya makatas ang alam nun. Kaya, ang sa amin, pwede akong magbigay ng pangalan ko. Okay lang. Ang pangalan ko ay Samuel. Ilan taon na po ngayon? Samuel. Ay, ano, isusulat mo ba? Hindi. Hindi na. Ah, hindi. Ang pangalan ko ay Samuel Adrao. Ang taon, ang kung ilang ang edad ko, ay 66. Ilan taon na po kayo? Ha? Ilan taon nga nandito sa pagka-resalista? Year 1972, nakarating ako dito kay Arlo. May taong nagdala dito sa akin. Ang pangalan niya ay Rolando. Realis ang taga-Bicol din. Yun ang kaganapan. Ano pa po? Thank you po. Okay. Oh, next time mo, baka si chairman ang makausap niya kasi iba ang mga detaling na bibigay ko sa inyo information kasi. Sa nakausap dito rin o doon sa Makati na mismo sa kanila. Nakausap ko lang. Nakausap ninyo. Pero iba yung... Magkaklase po namin. Ibang grupo po. Pero iba yung informasyon na sinabi ko sa inyo. Ano? Ay, hindi lang po namin alam. May isang resalista po yung iba yung information. Kasi mayroong pagkataiba lang ng konti. Hindi ko ako. Tapos nandito lang ako. Hindi ba kayo hindi kumusap lang dito ng Mr. Baksa, hindi siya makati? Ay, hindi po. Hindi nga po lang. Kasi kami na, nagtatanong ako sa inyo kung baka hindi nyo nalaman itong
gobernito, eh sabi pa rin na yung Latino, eh sino ba pa ang nakausap? Eh sabi rin din sa dahil pala, eh meron namin kanyang pagkakot sa Eduardo Baksa. Parang sinasabi po sa amin yung prof namin na meron na malinaw po sa inyo yung ganito. Opo, opo. Iba yung narinig yung ganito. Iba yung narinig yun. Iba po yung explanation po din sa iba po namin na interview. Naiiba po sa lahat. Opo. Ito ay malapit sa katotohanan. Saka mas madali pong ano, unawahin. Maintindihan. Kasi yan ang gusto ko. Pag ako nakikipag-usap, kailangan ba yan? Kasi hindi ako nagbibitaw ng salita na wala akong proseso na pinagdaraan through analysis sa scientific method. Ganun lang ako. Kasi hindi, yan ang porsyon na hindi naiintindihan. Lahat kasi dito, konektado. Marami kasi pa dito mga galing ng iba't ibang bansa na dumarating dito. Na sila ang... Irihantog niyo po doon sa Kiyapo po. Dito sa Kiyapo. Kiyapo. Doon Kiyapo. Kiyati po yun. Hindi ako pwedeng tumanggap yan. Si Apo ang kailangan rin. Isa nilang mga question ninyo. Para hindi na kayo kumakista, no? Nagbayon nyo eh. Bawal po kasi pare-pare. Ay, kasi kanya-kanya ang grupo yan sa isang... Sino yun pag-aaralan ba? Bishop. Dati po yun. Sa may sulo lang po. Ah, may sulo. Kaya medyo malapit-malapit. Ah. Kung mga ka-eskwala mo ba sila? Isang course kayo? Ano ito? Pinitsura mo na? Opo. Bakit? Na-encourage ka ba diyan? Wala na kayong tatalong na iba. Itanong lang nila kung ano. Oo, kung mayroon pa kayong ano. Dito kami, nakahanda kami. Basta yung mga kahit na hindi naka-ano sa inyo, kung ano mga gusto nyo malinawa. Idea ninyo. Ilan na rin ako ba lang? O, doon na lang sa awal sa may hagdan doon sa sobrang. Kasi, yun ang sinasabi ko sa inyo. Nandito kaya po, walang imposible. Di ba? Buksan mo yung panyan manang yung sarili, manang yung pinglaram, buksan mo parang. Ito yung katuruan ni Apo. Yan ang tinatawag na Mother Wisdom. Hindi lahat ng doon sa lista ay nakakita niya. Buksan mo yung tagip. Buksan ko na kami. Hindi lahat ng doon sa lista, yung mga nandiyan sa labas ay nakakaintindihan. Kasi ako malimit ako sa labas eh. Marami akong kausap. Eh doon sa akin sa bahay, may mga bisita doon, may black, kung may, gusto nyong, ano, may green board ako. Talagang kanyan, sadyahin nyo na lang sa Marikina. Ah, diba, dito. Dito lang. Dito lang. Kami kasi, hindi naman sa, kaya, hindi naiintindihan kasi ito eh. Dito tayo nakabase ang kalakaran ng buhay ng tao. Kasi ang lahat ng bagay na nagaganap sa daigdig ay kabilangan. Araw-araw, punta kayo rito, March 4, 2017, di ba? Anong oras kayo dumating? Okay. O, di ba, yung numero ang nagtutulak sa inyo doon sa inyong katutunguhan. Anong dinatnan nyo rito ng number? May nakita kayo dyan sa entrance? Hindi na po lang. O, dapat pinupunan nyo yun. Kasi kaya nga may bakod, may pintuan. Pag may gate, ibig sabihin, merong address. Kasi ang Diyos perfecto eh, si Apong perfecto. Ewan ko, halimbawa, tinanong kita, sino ba ang Diyos mo? Eto, si ganito, saan ba nakatira? At sabihin mo ba sa langit? Ay, kuturo mo sa langit, di naman natin mapupuntahan niya, di ba? Eh, nandito siya eh, oh, may address siya eh. Paano pupuntahan? Eto yung address, 115, Hermann Bayo, Arayat, Pampanga. O, di ba? Ngayon, sasakay ka. Ano ibibigay mo? Mula sa piso, anong larawan na nandoon? Piso. Dr. Cesar. Di ba? Sino nagtulak sa inyo kung napunta dito? Si Dr. Cesar. So, lahat ng bagay, ipatayan. No? Lahat yan may evidence. hindi lang alam ng tao kung ano yung nangyayari sa buhay. Kaya sabi ko sa inyo, ito ang aklat ng Diyos ang daigdig ang buong universo.